Itong araw na to, napakaswerte po natin kasi itong araw na to, pag-uusapan natin entertainment contract. What is your right? Ano ba ito? Teka, singer ako, ibubuka ko sa Boston, Massachusetts or sa New York. Teka, may kontrata ba ako dito sa producer? Nako, anong protection ko? Pero itong araw na to, napakaswerte natin kasi meron tayong isang lawyer. Oops, sorry, singing lawyer. At hindi lang yon, magugulat kayo. Of course, from UP, wala nang iba. At ano siya, hindi lang siya singing lawyer. She is the chief of staff ng Office of the Congressman natin, si Patrick Antonio. Ito yung Agbiag Party List. Oops, presidente din siya. Celebrations.com Incorporated. This is an events company. Also, she is the president of Shine.com, Tutorial Enrichment and Music School. Ah, yung problema ni Freddy Aguilar, she is an intellectual property lawyer, represented, of course, as senior partner of Gankaiko Balasbas and Associates Law Office. Ang susulat din pala itong guest natin today, entertainment and travel writer sa entertainment section ni Ricky Lo sa Philippine Star. Inihingal ako, meron pa. Talk show consultant din siya for legal personality development and office etiquette issues, no? Sa Mars and GMA. And at the same time, she is an organizer for when it comes to enrichment workshops. You talk about creative writing, personality development, corporate trainings, mga personal development. At this happened in celebrity club, no? Sa mga private institutions and even government offices. Ah, eto na, pwede na ako huminga. Entertainment manager din siya ng Boulevard Lounge ng Manila Pavilion Hotel. Please welcome sa hapon pong ito sa ating programang Musika at Entablado, Attorney Dorothea Ramos Balasbas Gankaiko, known in the entertainment industry, in the circle, even sa Rotary Club circle, as Attorney Dot Gankaiko. Welcome, Attorney. Hi, Director. Sa mga nanay natin, Happy Mother's Day to all of you. I'm really, really so happy to be here kasi si Direk Ed is a very, very good friend of mine. Thank you so much for the invitation. Pero alam mo, Attorney Dot, nami-miss ko na yung pag nag-meeting tayo sa kamuning office mo, ang mami mo, alam mo yung force feeding ako sa nanay mo, yung ating pansit na napakasarap. yung ating lumpian toge. Alagang-alaga ka ni mami. Mami! Happy Mother's Day. I hope you're listening. Sa ating mga katropa sa ere, the mother of Attorney Dot Gankaiko is also a lawyer. Yes, and she's 92 years old. At napaka-sharp. Still very, very sharp. Mas sharp pa ang memory niya kaysa sa akin. Alam niya kung ilan lumpia yung kinain ko eh. Isang katuta. Ay nako, sa kapag nakita niya nakadalawang platong pansit lang ako, nagagalit sa akin yung, busog ka na ba? But I love your mom so much, you know. I love her so much. A lot of my friends love her so much. At siguro sa susunod, Attorney Dot, hindi na magre-request ng pag-automatic eh. Pansin na napakasarap at ang ating lumbiento. Ay, nako, unbeatable. Sa kamuning yan eh. Ay, nako, ito ang ating opisina for our celebrations. Yes, celebrations.com events company, and of course my shine.com tutorial enrichment and music school. When you say music school, halimbawa, Attorney Dot, ang aking 13-year-old na anak na si Elijah gusto mag-aral ng guitar. Halimbawa, no? Yeah. Okay, we have teachers from the UP College of Music and other colleges of music who can teach your child. Sasabihin mo lang kung anong schedule at saka ano na ang level niya sa pagtutugtog ng gitara. We can find the right teacher for him. So aside from guitar playing, we also offer voice, violin, piano playing, flute, drums, actually almost lahat ng mga musical instruments. The true concept of an enrichment when it comes to bringing out the talent. The best, no? Yes. At Attorney Dot, hindi ko makakalimutan, meron kang diadir yung ating workshop sa workshop, ano? Meron kang isang pianist na nag-render ng David Lanz material na gumawa ng kanyang tribute number. Ay, kinilabutan ako doon. Attorney din yun. At iba ang material eh. Sabi kong ganyan. Ay, nako, pagpapiano. Alam ko lang piano, Attorney Dot, yung sa NBI, yung sa daliri mo. Papiano yung mga daliri mo.
Pag na ano, anyway. Some people are really born with talent. Tapos pagka na-develop pa yan, all the more nagagaling ka. At once you have the passion for music, hindi mo talaga mawawala yun. So ako, it's my passion also to teach kids to develop their talents. And so every summer, we have this shine.com personality development workshop. Like ngayon, meron kaming workshop sa Celebrity Club. Sila'y nag-aaral ng acting, modeling, singing, social etiquette, and then they have a culminating activity on May 25. I mean, inalag kong, inanote ko ngayon na Tony Dot. Siyempre, dapat nandun ka. Ina, of course, mortal sin. Huwag kang mawawala. Pag na Tony Dot nag-invite at hindi ka pumunta, mortal sin yan. That's a Sunday. It's a Sunday. Sa Celebrity Club, Celebrity yes. Club. At Tony Dot, when, pag sinabi mo Celebrity Club, no, ito yung malapit sa papuntan channel, Broadcast City, ano? Yes, yes, near Capitol Golf, near Ayala Heights Village. If you're coming from Tandang Sora, lalampasan mo lang yung Petron gasoline station and then turn right sa Zuzuaregui Street and then you pass Capitol Hills Drive. Yan na ang Celebrity Club. I see. At eto, Tony, that every summer, no? Yes, every summer. Talagang dinadagsa kami ng mga estudyante, mga parents, tuwang-tuwa sila kasi nakikita nila na yung mga bata, they mix with kids from other schools, from different backgrounds, and then minsan, you know, very, very shy. Pag natapos na, pag napanood sila sa culminating activity, nagugulat na lang yung mga parents, nagmamodel, nag-acting, kumakanta, may choreography pa, may sayaw. Pero Tony Dota, napakaswerte naman nila kasi, ano, pag pumunta ka sa isang institution, titignan mo yung leader. Yung leader kasi, siya ang naglilin ng lahat ng galaw. At ikaw, Attorney Dot, nakikita ko lahat pinakikialaman mo. Eh. Kasi passion yan, passion. It's a passion, ano? It's a passion. Kung baga, hindi lang yung buong klase na mag-graduate, kundi individually. Oh, kasi ganito, sabi sa akin ng mga teacher, nag-reunion kami eh. I studied at Kamuning Elementary School. So, nung grade school ako, hindi ko pa alam, no, kung ano nangyayari sa buhay ko. Pero nag-reunion kami. And then, a teacher, imagine, teacher namin siya sa grade school. Buhay pa siya. And sabi niya ganun, hindi daw niya makakalibutan. Kasi nung grade school daw ako, pag may program, ako daw yung kumakanta, nagpia-piano, nagsasayaw, nag-a-acting, nag-di-direct, nag-e-MC, nag-gitara, lahat na daw, parang lahat daw ng parts ng program nandun ako. So, ibig sabihin, bata pa ako, passion ko na yung mag-perform, passion ko na yung music. And organizing also. At nagulat nga ako, Attorney Dot Gancayco, meron tayong isang ginawa. Ang inyong class 85. Yes. Ang class 85 ng sa UP Law. Yes. Gumawa kayo ng tribute sa mga professor. Yes. And you were the director, of course. At yung ating mga most lovable na mga deans ng UP Law, of course. Yes. Nandun si Dean Carale, Dean Bakungan, Dean Agabin, lahat ng mga deans nung time namin. At nung tayo naghahanda doon, sa isang presentation, kailangan mo nang mahusay na sounds, mahusay mo lights, mahusay. In other words, may technical equipments kang kailangan eh. Yes. Ngayon, ang sabi natin na Tony Dot, sino kaya ang maaaring makapag-servisyo ng pangangailangan natin sa entablado? At sabi natin si Ben Vitan, no? Mm-hmm. Si Ben nag-guest rin dito, no? He discuss about yung mga technicalities. So, he's sabi, one of the best. So, sabi ko, Ben, humihingi ng tulong ang UP Law Class 1985 mm-hmm. as headed by Attorney Dot Gancayco. Ang sabi sa akin ni Ben, ay kumakanta yan dito sa Kamuning, sa Coral. dito sa lugar namin yun eh. At lahat ng aktibidades dito, nasa entablado yan eh. Oo, matagal na yan, yung mga batang. Sabi nga ni Ben eh, pare, hihindi ba ako kay Attorney Dot? Ang lakas ko dyan. Ayun ako, baka pa sabit ako ng patiwalik ng sige, servisyohan natin yung ako, tribute at naservisyohan na tayo noon. Salamat. At yung halagang itinindig niya, hindi doon sa ating napakalit na hiniling na tinulong. Sobrang discounted, sobra. Mm-mm. Alam mo, ang dami, ang swerte
swerte-swerte ko kasi every time I have events and then I need the services and suppliers of, you know, yung mayan, sound system, yung video. Video. Saka yung lumalabas na video mo, yung screen. Visual presentation, lahat yan discounted ako talaga. Pati yung widescreen, meron akong kaibigan si Lindon, riyan, Rotarian yan. Rotarian to, sobrang no? Laki ng rin ang discount na binigay niyan sa atin. At minsan naman, Attorney Dot, dahil sa kahit anong, lalo na sa University of the Philippines, no? Mm-hmm. Pag sinabi nating sorority. Yes. When you talk about a sorority, mm-hmm. Ang sorority ba ay, Attorney Dot, ito ba university-wide or para sa isang isang departamento ng school ng institusyon? Well, I don't know with the other colleges, but for sure, yung aking sorority ay sa UP Diliman. Sa UP Diliman. Meron kasi, like sa College of Law, meron yung Portia Sorority. Puro mga law student lang yan. Na-fail. Pero yung sa amin, pwedeng manggaling sa kahit anong college sa UP Diliman. Pero ang kaibahan namin sa mga ibang sororities, hindi ka pwede maging member unless ma-invite ka. Hindi ka mag-a-apply. At ito ang ating Delta. Ayan na. Ito na. Nakakahiya naman. Okay lang yun, Attorney Dot. Nandun ka rin, nandun ka rin. Kailangan itumbo ko to kasi itong araw na to, ang ating guest na lawyer, hindi lang to singing lawyer, si Attorney Dot, Balasbasgan Kahiko. Hindi lang yan. Mismo ang sector, no? Mapa-private sector, mapa-civic sector, mapa-institutional sector, may mga honor sila, ino-honor nila mga tao na hindi lang nakapag-contribute sa kanilang institution, kundi ano ang kanya na accomplishment para maisabi ng isang association or business organization na itong taong yung honor namin tong araw na to, hindi lang to hinanpick, may rason to eh. Attorney Dot, ano po tong ating sorority na nagbigay ng tribute sa'yo? Naman. Well, it's my sorority. Yung sorority na partner ng Sigma Rho. Partner yan. Mm-hmm. So, ang pangalan namin is the UP Delta Lambda Sigma Sorority. And, well, marami ngayon mga members ng sorority namin na taga College of Law. Mm-mm. And I joined that when I was in third year law. In fact, yung anak ko ngayon, sumasali na rin. So they give me talagang the biggest honor for mm-mm. the year. Just recently, they awarded me as the most outstanding Deltan. Yay! Thank you so much! Hindi lang yun. Pero sa, well, ang Attorney Dot, pag naimbitahan yan, kasalanan pag hindi kumante. Mm-hmm. At naalala ko yung tribute ng gabing ginawa ng Delta Sorority. Yes. You know? So, nagtuwa sila kasi nabigyan mo sila ng hindi lang parangal kundi napakagandang entertainment. At yung video ang ginawa mo, Attorney Dot, natuwa. Marami natuwa doon. Pero actually, ang gumawa ng video, yung mga staff doon sa office ko. And humingi sila ng tulong doon sa isang congressional staff. I see. Kaya pasalamat talaga ako doon sa mga office mates ko, Christine, Happy Mother's Day, and of also course. Juliet, maraming salamat sa ginawa ninyo na video. At si Attorney Dot, kasi napapag-usapan natin ang SHINE, napapag-usapan natin ang mga drama, acting, full enrichment program sa Celebrity Sports Plaza, which is happening right now, no? Ito mm-hmm. sa Mayo mm-hmm. 25, no? Mm-hmm. Culminating to, no? Mm-hmm. Pero tingnan natin yung other side ng sino si Attorney Dot Gankaiko, Chief of Staff, Office of the Congress of our the office of our Congressman Patrick Antonio, ang Agbiag Party List. Teka, ibang discipline dito, Attorney Dot. Iba ang discipline natin dito compared to nagmumold ka ng isang singer, pianist, yeah. Nagmumold ka ng isang napakahusay, umadas in tablano. Mm-mm. Pagdating naman as being the chief of staff Mm-mm. ng Office of the Congress. No? Ano ang discipline behind this, Attorney Dot? Well, marami kasing ginagawa ang isang chief of staff. Para kang little congressman eh. Kaya lang nga, kailangan mag-ingat ka kasi lahat ng gagawin mo magre-reflect doon sa office mo. That's why ako, yung mga sinasabi nila, mga pork barrel na yan, yung mga scam na yan, talagang I have avoided that from day one. Since the first day that I worked in Congress, I made sure that my name is clean kasi syempre
pagka ikaw may ginawa kang kalokohan as a congressional chief of staff, madadama yung boss mo. Ano, so, may full authority ka in a way. Full authority to represent. Basta mga meetings, tama ba yan? Well, meron mga meetings na talagang congressman lang. Pero pag hindi available, yung may mga meetings na allowed ang representative. So, most of the time, pag hindi available si Congressman Patrick Antonio, ako ang pinapadala niya. And of course, I help him draft bills, draft resolutions, pagkakailangan niya ng speeches, I also help him, magre-research kami sa mga committee meetings, nag-a-attend ako on his behalf. So, bali pala, attorney, that for you to be a chief of staff, mm-mm, no? Ideally, lawyer ka, no? Very, very ideal. You have to be a lawyer. In fact, marami sa Congress na mga congressional staff, na chief of staff na mga lawyers. Kasi makakatulong talaga yon sa bill drafting. I see. So, sanay ka na, no? Aaral mo na yung mga different kinds of laws, eh. I see. Mm-mm. So, bali, Attorney Dot, pagdating naman sa office ng ating congressman Patrick Antonio, no, ibang-ibang discipline dito, no, ibang-iba ang may showbiz element din ba dito? Depende lang pagka merong mga events na kailangang kang tumulong sa pag-organize ng event, di ba? Like if there is pag sa campaign, syempre, kailangan tumulong ka kung paano kumuha ng mga sound system, paano kumuha ng mga artists na magperform. Pagkatapos, lalo na pagka sa out of town, lahat yan, i-organize mo. So, in a way, because of my experience sa event organizing, ang laking tulong. Pero Attorney Dot, pinarusahan, malaking parusa yung ginawa natin sa celebration ng class 85 ng UP Law class 85 nung simpleng-simple naman yung guest mo noon 3 years ago, no? Napakasimple. Napakasimple, nandun lang naman si ang ating presidente, si Noy Aquino. Si andun ang ating Pinoy, ang aming guest of honor and speaker was President Noy Aquino himself. At anong celebration nito, Attorney Dot? That was our 25th anniversary for the UP Law class 1985, and as the Silver Jubilarians, kami yung naging host nung grand alumni homecoming ng UP College of Law. At sino ang overall chair? Sino ang nag-overall chair? No? Ikaw na ang sumagot. Attorney Dot, gan ka ikaw. Oh. Pero Attorney Dot, nabanggit mo kasi event organizing sa mundo ng sa Congress, no? May mga events or association na to. Kumambi naman tayo sa inyong alumni sa UP Law at nung nangyari itong celebration na nag-overall chair kayo, sa ating mga katropa sa ere, madali ba mag-event management? Madali ba mag-event organizing? Kasi Attorney Dot, napansin ko noon, yung celebration na ginawa natin in celebration with, of course, andun ang ating presidente, no? At marami tayong mga guests, ano? We had Lea Salonga. We had Jed Madela. Yeah. We had the UP Concert Chorus, award-winning UP Concert Chorus, at saka yung UP Pep Squad, na champion sila for several years. And then we had, first class ballet company. And basta talagang napakaganda. And sabi nila, siguro, meron din namang ibang magagaling, pero sabi nila, talagang yun ang isa sa most unforgettable na homecomings of the UP College of Law. Ang inyong kasamahan sa class 85 na tumunong din pag-MC. Siyempre, si Mr. Mike Toledo. Ang ating actor ni Mike Toledo. Dating press secretary. Ngayon siya ang media group head ng Malacanang. Yes. At the same time now, he's with the group Manny of Pangilinan. Napakagaling yan. Swerte din kami na we have Mike Toledo in our batch. At saka nung gumawa tayo ng tribute sa ating mga professor at ating mga dean sa UP Law, no? Mike was there to assist. Of course, to sing and to MC. Pagdating ni Mike doon, ito yung sabi niya, whether I like it or don't, I have to do this. Pero Attorney Dot, nabanggit mo nga na nandun ang ating presidente, nandun ang UP Concert Chorus, nandun ang Lea Salonga. Yung, kasi nangyari ito, nag-gate open tayo ng alas 6,
dinner sila, 8 o'clock, 12 o'clock, fellowship, isang gabi, tapos yung programa. Yes. Pero ano ang preparasyon doon? Nako, isang taon. Ano ang preparasyon doon? Well, ito na nga. So, para siguro pumasok na rin doon sa talagang main topic natin, ano, na entertainment contract, no? Like, there is an artist na humihingi ng service ko as a lawyer at kailangan mag-organize ng isang event, then ang daming factors yan na ilalagay mo sa entertainment contract. So applicable na yan dun sa ating event. Mm-mm. Dun sa Makati Shangri-La, sa UP College of Law. You talk of Leia Salonga, you talk of UP Concert Chorus, you talk about the Pep Squad, you talk about Jen Madela. Lahat na nakakontrata to, di ba? At nandun naka-indicate. Ano ba mga content niya na Tony Dot ng entertainment contract? Oo, pagka ako, kinuha ako na entertainment lawyer or booking agent of a certain artist, I make sure that I protect the interests of the artist. Kaya nga ako kinuha, di ba? Kasi ang mga artist, lalo na yung mga sikat, wala na silang time para makapag-negotiate, para gumawa ng kontrata. So you like if you are an entertainment lawyer or booking agent, kukunin ka nitong mga artist na to para matulungan sila at hindi na nila problemahin yung mga bagay na yan. So ano ang dapat nasa entertainment contract? Unang-una, of course, yung pangalan ng event. Okay, very important yan, okay. The title of the event. Tama. UP College of Law Grand Alumni Homecoming. Ayan. And then the date, which is very, very important. Bakit? Pag hindi yan nakalagay sa kontrata at hindi kayo nagkaintindihan, maaari na yung artist mo magkamali sa date. Magpunta dun sa lugar ng ibang araw. At yung venue? And of course, so yun yung pangalawa. Pangalawa. Oo. And then the venue. Yung venue, kailangan din nakasulat na very, very detailed. Kasi alam mo, Direk, at nakwento ko na nga sa'yo kanina, merong mga nagkakamali sa venue, kaya dapat very clear para walang sisihan. I know personally of an artist na ang pagkakaintindi niya sa siyang and sa siyang. Yun palang, ibig sabihin pala nung kumukontrata sa kanya, Makati Siyang. So, imagine, doon siya pumunta sa EDSA Siyang. Mayabang pa siya, on time pa siya, ha? Oo, on time pa siya. Pagdating doon, nasa na event, wala doon. Sarado yung volume. Eh, paano, mabuti na lang, nakausap niya yung isang tao at nakahabol siya, although he was late. So, para maiwasan yon, ilagay doon sa kontrata, very clear kung saan yung venue. Pero, Atty. Dota, ikaw being a performing artist din, ano, during your times of nangyari sa akin yan. Ay naku, Atty. Dot, mukhang classic, napaka-classic. Classic yung story ko. May nagbook yung Atty. Dot, ganka ko, please sing in a wedding. Yeah. Umuo naman si Atty. Dot. At sabi, pumunta ka sa sanctuaryo, ha? Ang pinakausap sa akin, empleyado lang nila. Kasi big time na tao to eh, big time na tao. Narinig ako nung minsan, kumanta ako sa isang wedding na gustuhan ako, and kinuha yung contact number ko, pero ang pinakontact lang sa akin was an employee. And sa akin, sabi sa akin, sanctuaryo. Sabi ko, aling sanctuaryo? Yung bang sa Green Hills? O dun sa iba pang sanctuaryo? Oo. Ang sabi niya, sa Green Hills. Sigurado ka? Opo, sigurado po ako. So ano yung date? Ano yung time? Mm-hmm. Sabi ko, nako, kailangan yan ha. Kasi meron tumutugtog dyan, may kumakanta dyan. Sabihin ninyo na meron ang kakanta at tutugtog. Siguraduhin nyo na wala akong kompetensya pagdating ko doon. So, hindi nila pinakanta, hindi nila pinapunta, yung talagang actual na ano, ha, na magwe-wedding. Pagdating namin doon ng organist ko, merong talagang wedding. Aba, nandun yung organista at saka singer. Sabi ko, excuse me, kami po yung kakanta ngayon. Bakit po kayo nandito? Ah, talaga, dito tuwa naman sila. Umalis sila. Aba, dito bang tuwa rin naman yung kinakantahan namin? Na, well, they had a different singer, magaling din yung organista ko. So, itinapos namin. All the while pala, ang wedding pala was in the other sanctuaryo. Sanctuaryo de Antonio. San Antonio. Semifort. Ang pagkakasabi sa akin, yung sanctuaryo sa
Green Hills. So very, very important talaga pagka meron kayong kinontrata, kayo na ang makipag-usap, ilagay na ninyo ang mga details. Bata pa kasi ako noon eh, wala pa kaming mga kontrata noon. So ngayon na lawyer na ako, alam ko na it's very important. Have a contract, written contract, and write down everything there. Ano pa? Nabanggit mo yung unang-una, yung date. Tapos pa, name of the event mo na. Name of the event. Maybe the description of the event. Right. And then the date. Mm-hmm. And then the time. So, maaring masabing 6 a.m., 6 p.m. Hindi. No? Kasi baka mamaya ang pagkakaintindi, 9 p.m. Yung pala eh, dapat pala ang kanta mo ay 6 p.m. So, kailangan nakasulat doon. Pati, specified pala yan. Specified. Pati yung soundcheck time. Importante kasi sa mga artists, nagsa-soundcheck sila. Dahil, iba-iba kasi yung mga sound system eh. Halimbawa, pumunta ako ng hotel, ang kinamit yung sa hotel ng facilities. Naku, sa akin, no-no yan. Iba ang ano. Kaya we will go into that. Yung mga technical requirements. Kasama rin ba sa kasama kontrata? Kasama yan, nasa kontrata yan. So, ayun, ano? Yung time. Tapos soundcheck time, anong time ka dapat nandoon? Dapat nakasulat for the soundcheck. I see. Okay. And then, yung performance time, dapat nakasulat din. Tapos ano yung talagang gagawin ng artist? Ilan ba yung kakantahin niya? Ano ba yung dapat niyang isuot? Okay? And then of course, since pupunta yung artist doon ng maaga, dapat meron siyang snacks. And then kung magpe-perform siya sa gabi, dapat meron siyang dinner. So, alam mo yung mga sikat na mga artists, hindi naman yan nagpupunta na sila lang. Meron yan mga production manager, meron siyang personal alalay, lahat yan papakainin mo. Kaya dapat nakasulat doon sa contract ninyo. So, bali, pagdating mo pala sa lugar na yun at sabihin, eto Skyflix, sasaka Coke, teka muna, atorny dot. Skyflix lang ang binibigay sa amin dito at soft drinks, eto yung kontrata, full meal pala, at ano yung hosted meal dun sa event, yun din pala isa-serve sa akin. Then, atorny dot, pwede ko pala i-flash yung contract. Yes. Hindi, at saka very important din. Kaya nga, meron kang booking agent at saka, or lawyer. Yung booking agent mo or yung lawyer mo, ang makikipag-negotiate, nakikipag-meeting ka. Hindi pwede na mag-uusap lang kayo na sandalian lang sa telepono. You set a meeting and then yung event organizer ng event at saka ikaw na nagre-represent dun sa artista or singer, you sit down together. Well, you can have lunch or dinner meeting and then doon yung pag-uusapan lahat yan. Hihimayin ninyo yan. Napakaswerte naman ang mga dumadaan sa celebrations.com. Kasi I'm really, really detailed eh. Kasi ayoko na magkakamali. Yun ang, I think, Direk Ed, that's the advantage of having me as the booking agent. Mm-hmm. Kasi lawyer na nga ako, so marunong ako gumawa ng kontrata. At the same time, I'm also an artist. So you would know the sentiments. The needs of an artist. And minsan yung mga animosities nila, no? Oo, hindi kasi... You have to understand this, ano? Kasi ang isang artist... Gusto mo kasi, nagko-concentrate ka dun sa kakantahin mo, gusto mo relaxed ka, gusto mo nagme-memorize ka nilang sa isang tabi, yung spiel, yung song mo, o nagpapa-makeup ka nilang, ayaw mo na ng mga ibang mga problema. So, nandun yung agent mo or lawyer mo para asikasuhin lahat yan. I see, I remember, kaya nung dumating si Leia nun sa ballroom natin, Leia was saying, Antonio Dot said in the contract, I said, be here by 2 o'clock, I'm here. Sabi niya, okay, you She's are very here. Professional. Exactly. And do I do my sound check right now? Uh-huh. Do so. Ilaya sa longa yes, yan. Yes, and after doing that, I believe I have a hosted room. Yes, it is pre-arranged. Yes. And she was ushered. Mm-mm. And all of this, Antonio Dot, are part of the contract? Yes, yun pa yung isa pa, dadating ako dyan, ano? Siyempre, pagka ang isang artist ay magpe-perform, at as maaga mong pinapunta, o kaya late na late matatapos, yung mga sikat na yan, ayaw na nila nung magugulo sila. Gusto nila meron silang sarili nilang hotel room. Hindi dahil sa mga artist sila, hindi, no? Hindi. Hindi dahil yung mga sasabihin nila, may rason pala yan, ano? May rason, kasi kailangan silang mag-focus dun sa performance nila. Pag hindi ka artist, kagaya ko, hindi mo maiintindihan yan. Pero ako, naiintindihan ko dahil nga, nagpe-perform din ako. Alam ko. So,
ilalagay mo yan sa contract na should be given a hotel room in the hotel where he or she is performing, o kung hindi naman, kung kunwarang ang venue ay isang convention area, mm-mm, kailangan meron siyang sarili niyang air-conditioned room na walang gugulo sa kanya. Ay, kasi alam mo, mga sikat eh. I see. Mm-mm. Kaya pala to ni Dot, meron isang dynamic duo na couple, no? Ito si Mon at si Oyi, no? They have an event company, it's called OJC Events. Okay. No? Si Oyi, of course, being the lead producer. Kabigaw, of course, no? Meron kaming ginawang, may tinabaho kami the other weekend. Andun ang Manila Philharmonic Orchestra. Okay. And the idea of the presentation is, pag gate open, walk-in music, fanfare, background, live to Manila Philharmonic Orchestra, no? At ang anak ko mong doktor mismo ay ang head ng MPO, no? Ngayon, napansin ko noon, may oras sila nang dating, may dating sila ng pagkain, meron silang meeting function room where naka-host sila doon, may tubig, and these are all led and organized by OJ7 headed by Mon and Oy Kabigo, no? At lahat yan, SOP, no? SOP. And at the same time, after which, meron pa pala silang midnight snack or meals that they are allowed to eat, no? Correct. And at the same time, no, they requested an audio engineer to make sure na tama yung kanilang tunog ng MPO. Oo. So, ito pala, Tony, kasama sa kontrata. No? Alam mo kung bakit? Kasi, syempre, as artists, alam mo naman yan, Direk Ed, artists tayo, gusto natin maganda ang performance natin. Mm-hmm. So, kailangan lahat yan. Pakakainin mo sila. Makakapag-perform ka ba ng mabuti kung gutom na gutom ka? Kakalam-kalam yung sikmura mo na sa entablado ka, no? Makakapag-perform ka ba ng mabuti kung pangit ang sound system at hindi na mix? Alam mo yan, Direk. Yes, diba? Oo. So, yun pa ang isa na requirement na nakasulat dun sa kontrata nyo. Kung ano yung mga kailangan ninyo for na technical requirements, isusulat ninyo dun o kaya i-attach ninyo. Okay? Like, ayun, for instance, if it's a choir, merong specifications yan. Hindi pwedeng ordinary na PA system lang. Naalala ko, Attorney Dot, ang UP Concert UP Chorus. Ilang beses din nakasama to, no? Hindi lang siya pwede na ng microphone na naka-mic stand na nakatutok sa kanila. Hindi pala. Alam mo ang requirements niyan, di ba? Mga condenser mics. Hindi sila diba? Na naka-boom sa kanang condenser mics. At naka-calibrate siya na isang condenser mic sa tatlo lamang at may blocking matay sa entablado. Ito pala, Attorney Dot, ay lahat hindi lang pala pinakikialaman, naka-indicate din pala sa kontrata to. Kailangan. Kasi pagka hindi, magkakagalo na kayo on the performance day itself. Paano kung ang binigay lang sa concert chorus ay yung hotel sound system lang, na PA system lang, na ang makakarinig lang 50 people, ang bisita 900 people. Paano na? Sayang lang. At tuloy, masisisi sila. Ano bang klaseng performance to? Correct. That's why you have to protect. Kung ako, ang lawyer, sometimes actually I book the UP Concert Chorus. I help them also, no? Talagang nilalagay ko yan sa isa sa mga requirements ko na dapat ito yung sound system na kailangan nila. Ilang microphone, condenser mics, boom mics. And Direk Ed, alam mo rin ito, pati lighting requirements. Yan. Hindi pa pwede na walang lights. Hindi kasi, lang pa pwedeng spotlight lang, ano? All throughout, ano? Diba? Inaalala ko nun, nakasama natin ang Time Machine, yung ating Time Machine Band. Yung banda na who's very lucky being booked in Korea. Nakasama natin. I used to manage them. Yes, oo. Yes. At pagdating nila doon, sir, sabi sa, yes, sir. Sa kontrata niya, Tony Dot, ito po yung rhythm section na kailangan namin. Drum set, kailangan mo ng amplifier, ganyan. Although matagal na natin nakakasama to, ang sabi sa akin, according to the contract, as we correct. Are. You know, as according to the contract. Yung sinasabi sa akin. Yung sinasabi na technical rider. Right, yung technical rider. Nakaisa-isa yan. Ito yung kailangan namin for the guitars. Naka-attach sa kontrata. Itong kailangan namin for the drums. Kasi hindi naman pwede na drum set lang na pambata. Kaya kailangan pala, the best of course, drum kaya set. Pala, Attorney Dot, pati yung pala sinisilip mo rin. Oh, ano? Yes, yes, yes. I'm very, very particular about that. Kasi nga, since I am the event organizer or since I represent the artists, I want them to perform their best. How can you do your best if the sound system is not good?
That alone. So, kasi isipin natin audience. And sa haba ng preparasyon mo at hindi mo napaganda ng isang segment ng pangangailangan sa entablado, ang sasabihin ng audience, ano ba itong sino ito? Tapos ang masisisi yung artist, di ba? At hindi lang so yan. You have to protect, as a lawyer, as the agent, you always have to protect the interests of your client. At attorney dot, hindi lang yun. Sino ba kinausap namin dito? Ayun po yung lawyer na nandun po. The lawyer did not work on the contract, correct, on the talent, no? At hindi kinonsider yun. Correct. So, bali, attorney dot, kung ako pala'y isang singer, naalala ko tuloy si Nonoy Sunyik. I think he'll be in si town. Koya. And, si Koya. Koya Nonoy. Sabi ni Nonoy, isang, ano yung ating induction? Dating family birth yan. Yes, taka so, kamuning din yan. Ano ba? Lahat na lang. Taka kamuning. Lahat na lang ng artist. Ay, sabi nga ni Nonoy nun, sabi ko, magpe-performance siya. Pare, kumain ka na ba? Well, pag-usapan namin sa kontrata, ano, pwede akong kumain after the show. Pwede ko, kailangan ko lang ng munchy-munchy to fill in my stomach. Pwede ba yan nilalagay sa kontrata? Natural. Snacks. Muna. E, kailan yung full meal mo? After the show. After the show. And these are indicated also, di ba? May ginawa naman tayo sa celebrity doon. Nandun naman ang isang singer natin, sabi yung ganyan, sir, nakahanda na yung food mo? No. I've stated, sabi sa akin yan, I've stated in my performance that after the show is what the time that I will eat. Yeah, kasi alam mo, Direk Ed, usually, yung mga artists hindi talaga makakain ng todo before sila mag-perform. Tsaka mahirap din eh, pagka mabigat yung chan mo, di ba? Tama. Alam mo, attorney to, Dot, tayo magta-time check, no? Alas 3:45. Ayan, hindi pa nga tayo nangangalahati. Hindi pa tayo nangangalahati. Ano dami pang pag-uusapan. We're just on the tip of the iceberg. Oh my God. Discussing this. Ano? Pero attorney Dot, no, yung kontratang ito, yes, na ihanda mo na lahat, ano pa ang mga elementong importante dun? Well, nasabi na natin yung room, di ba? Na kailangan meron silang kwarto. Tama. O kung hindi naman hotel room, meron silang at least convenient area, air conditioned area. One thing na, yes, na isang talagang lagi kong sinisiguro, when I book artists for abroad or for out of town, like nadala ko na si Vernie Varga, si yung Pork Chop. I used to manage Pork Chop during the time na sikat sila. I would bring them abroad. Mm-hmm. And then some artists naman, dinadala ko naman sa Cebu, sa Ilocos, sa Baguio. I make sure about their transportation. I see. So, nasa kontrata din ba ito? Nasa kontrata din yan. Kasi baka mamaya magkagulo-gulo, hindi ka dumating on time. So, bali maaaring ito, Attorney Dot, kung halimbawa ko ang magpe-perform sa iyo sa Cagayan de Oro, at bukas ang show, nakalagay ang kontrata na alas 5, dapat nasa airport ako. Kasi ang flight ko ay alas 8 or alas 7. It depends. Basta, whatever. Sometimes nga, merong mga ibang artist gusto nila 2 days before nandun na sila eh. So, I see. Hindi. So, hindi pala ito yung, kasama din pala ito. Nakasulat yan sa contract. Basta ang importante, meron silang tickets. Okay? Kung kunwari, ang kasama ng artist ay 2 tao, kailangan meron silang tickets papunta at saka pabalik. Kung sa abroad ang performance, like dinala ko si Willie Nepomuceno si sa Willie Hong Nep, Kong, of course, sila Carmi Martin, sila Nonoy Zuniga sa Dubai, ang importante ay magkaroon sila ng at least business class tickets. Kasi nga mga sikat ito, pagkakaguluhan, pag nilagay mo lang sa economy. So kung makukuhanan mo pa ng first class tickets, mas mabuti. I say because hindi yung arte ng comfort ng biyahe, no? Kundi you are preparing them for a performance. Eh. As soon as they fly out of Manila, yes, naghahanda na sila sa performance nila abroad. Not only the comfort, but also the security. Of course. Kasi nga, minsan pinagkakaguluhan sila. Si Vernie Varga, pinagkakaguluhan talaga. Gayon. Minsan dinala ko rin si Carmi Martin, pinagkakaguluhan din ng mga lalaki. So, kailangan, you have to be very, very protective of your artists. Kaya gustong-gusto naman ako ng mga inaalagaan ko ng artists kasi nakikita nila na talagang binabantayan ko sila. In fact, I'm very, very happy nung nagpa-perform ako doon sa
nagpa-perform yung mga artists ko sa Dubai, mm-mm, yung vice consul at that time, mm-hmm, was a classmate of mine, si Jean Calonghe. Ngayon naman ay ambassador sa Israel. I see. So, talagang natulungan niya kami. Pag meron kaming problema, nandun siya. Actually, hindi na nga niya kami inumanan dahil weekend naman yun. He was with us. Full assistance talaga. Ha? Full assistance. I'm really, really lucky. Kahit saan ako pumunta, meron akong kakilala na tutulong. All the time. Eh, ano ba yun, Attorney Dot? Nasa mall ka, nandinigin yung pangalan na Attorney Dot. Kilala ko yun, ah! We were meeting somewhere, I think. You know, pero Attorney Dot, nabanggit mo like, yes, a female entertainer, no? Yes. Yung ating discount na ginawa sa Subic, no? Nandun si Gisela, no? Oh. Time ni Papa Gov. Yes. When my husband was the Rotary Governor. And that was his culminating... That was his discount. District Convention. Last night, that's the biggest before the District Awards. So and we did it in Subic. And yes. Giselle Sanchez was there. Yes. And 90% of the Rotarians are male. Yes. Biglang kaibigan ako ng lahat ng mga Rotarian. Direk! Giselle! Salamat ako kay Giselle. Hindi ko makakalimutan yan. Kasi talagang nung time na yon she performed for free. Mm-hmm. Dahil talagang, unang-una kliyente siya ng aking husband sa law office. Ano itong law firm ng ating? Gankay ko, Balasbas Law Offices. Which is specialized on the field of intellectual. Intellectual property, entertainment law, marami. Actually, general practice sila. But yung husband ko is really specializing in intellectual property. He's now the president of the Intellectual Property Association of the Philippines. I see. Bali pala, sa ating mga tagapakinig, ang ating kausap po ngayon, si Attorney Dot Gankay ko at ang kanyang governor, si Gov Ambo. Si Papa Gov. Papa Gov, no? Who's also a lawyer. Mm-mm. Ala, mag-asawa pala lawyer to. Paano ko na jaywalking ako, Attorney Dot? Tingin ako ng tulong sa'yo, ha? Anytime. Pero Attorney Dot, no? Intellectual property, contract, nabanggit mo ang ating entertainment contract, pati ba yung song na kakanta, yung mga kanta, mm-hmm, in the song lineup, the repertoire, mm-hmm, indicated din ba sa kontrata? Depende. May mga clients na talagang nagre-request ng mga particular songs. So naka yung listahan. Pinapalagay nila doon. Minsan naman, kaming mga lawyers, tatanungin namin yung artist, ano ba yung talagang pinaka magaganda mong mga kanta na well-uploaded, ibibigay namin dun sa client, and then yung client naman, pipiliin na kung ilan, kung 5 songs, pipiliin na dun sa listahan ng artist. At pagdating, mm-hmm, doon sa kanilang performance area, mm-hmm, maaring ito at dala mo lamang CD na -1 na, yes, tinatawag. Yes. Maaring may banda na local doon na may dalang areglo. Tama, mm-hmm, ba yun? Ito, mm-hmm, nito, no? At, nakasulat lahat yan. Nakasulat yan. Oo. Kasi sinasabi ko pa nga doon sa mga nag-i-invite sa amin ng mga clients na nagbubook sa amin, kailangan may copy kami ng program. And then, pati yung pag-introduce doon sa artist, pinapakialaman ko yan. So, kasi bale, yung packaging eh. Yung tama. Very important yung introduction. Hindi lang pala pwede. Ladies and gentlemen, Attorney Dot Gankay ko. Hindi. Live on the air. Oo. Wala nang, hindi ganun. Ano? Ako, binibigyan ko pa sila ng spill yung mga MC. How the artist should be properly introduced. Meron tayong presentation sa celebrity dot. Nalang din si Marco eh. Si Marco. Sabi ni Marco, pare, paano ba ako introduce dito? Sino ba? Tony Dot. Handa na yung material ko. Alam ko na. So, andun yung confidence level niya, yes, na he will be properly introduced. Yes. Uh-huh. Kasi ang ginagawa ko, pag meron ako mga artist na binubook, hinihingian ko na kagad sila ng profile nila. Tapos doon mo makikita na kung ano yung mga pinaka-importanting achievements nila. And sometimes naman, meron na silang talagang dekahon na introduction. Hindi ka na mahihirapan. Yes. Iba, Attorney Dot, ang celebrations.com pala nating company mo, no? Mm-hmm. Akala kasi kanina sabi ko, kontrata. Sige nga, kontrata. Mm-hmm. Ang dami pala
kailang pre-work yan, ano? Marami. Ang daming. So you are being consulted to be for the contract for an artist. Hindi lang pala, oh, sige, sulat natin ito, performance, ganyan. Lahat pinakikialaman. Lahat. Pati nagulit nga ako sa Attorney Dot, pati yung hinihingi mo pa kung paano properly introduce. Yes. Tinatrabaho ng opisina mo yan, ano? Yes. And these are all integrated into one entertainment contract. Correct. And hindi pa natin na-discuss yung isang pinaka-importante na aspeto. Yung how much is the talent fee? Ah. Oo. At saka kailan dapat mabayaran? So, bali, yun, naka-fraction ba yun? Naka-breakdown ba yun? It's one of the provisions sa contract. Kasi, alam mo, dati kasi, nung hindi pa uso yung meron kang mga booking agent o meron kang lawyer, minsan verbal agreement lang, no? So, ang nangyayari ngayon, nagkakaroon ng gulo pagka performance time na kasi hindi pa nagbabayad. Oo, tapos, so paano yun, being the lead agent? Yung mga ano, yung mga ibang mga artists nagpa-perform pagkatapos hindi sila nababayaran. So para ma-protection ang ka. Kaya kailangan mo ng booking agent na kagaya ko or entertainment lawyer na kagaya ko para maprotektahan ka. Kasi ako, dun mismo sa contract, nilalagay ko na kung magkano ang dapat ibayad, kung kasama ba yung taxes dun. Pagkatapos, yung paano ang mode of payment. Pwede kasi na full payment na kaagad. Pwede rin naman na 50% upon signing of the contract and then 50% yung full payment na mga 2 or 3 hours before the performance. So ako lagi kong sinasabi, no full payment, no show. That's the only way. Yes. Okay. So, that's the only way. Hindi yan nagsusungit ka doon. Mm-mm. At nagtatataray ka kasi kung sino man yung producer, sabi mo, ma'am, we've signed a contract. Correct. At we expected before they got on stage. So, na-avoid mo na ngayon yung mga away-away kasi meron ka ng papel eh. Kaysa nagsisigawan kayo doon, kakanta ba ako? Hindi ba ako kakanta? Kakanta ba ako? Oh, samantalang kung klaro, nakahanda na yung bayad nila. At kahit pala itong ating the late president si Jay, si Attorney Jay, no? At imagine, sa UP, siya ang kumontak sa yung Pep Squad, no? UP Pep Squad. And, kasi very active siya noon sa UP Alumni Association. Yes, very active. At sabi ko nga kay Attorney Jay, kontrata niya, performance siya ganitong oras. You know, hawak na niya yung mga yun, covered pa rin sila. Sabi niya, kay isang pirasong papel, pirmahan na yan. But the bottom line is, may papeles. Kailangan meron lagi. Kailangan. At saka, alam mo, mabuti na talaga yung merong kang nagpro-protect sa'yo. I've heard of so many stories na horror stories. Pagdating doon, walang nag-aasikaso sa kanila, walang pagkain, ang sama ng sound system, walang matutulugan, lahat yan ma-avoid mo pag naayos yan. At ang trabaho nito ng entertainment lawyer. Yes, or booking agent. Or the booking agent. Pero yun nga, pinakababuti talaga, booking agent mo, abogado na rin para ano, hindi ka na madodoble. Oh. Instead na dalawang tao yung kausap mo, isang agent at isang abogado para i-check yung kontrata, maganda na ang booking agent mo ay lawyer na rin. Kasi alam niya eh kung paano gumawa ng kontrata. Pero Attorney Dot, gankay ko. Ang maraming sa ating mga tropa nakikinig sa airing to, no? At teka, paano ba ako hihingi ng tulong kay Attorney Dot? Eh paano ka ba nila makokontak? Yan ang sigurong isang magandang i-share natin sa ating mga tagapakinig, sa ating mga katropa sa ere. Ika nga nila sa English, how can I get in touch with Attorney Dot? I want to get some booking and I don't have some contract problems. Ayan, eh, no? Paano ka ba nila makokontak, Attorney Dot? Well, we have a law office, no? Yung Gankayko Balasbas Law Offices. I see. My husband is the managing partner. Tapos, yung partner talaga niya dyan is yung brother ko na bar top notcher, si Attorney Fortune. You know, you can contact the office by dialing 523-8268. 523-8268.
8268. So kung meron akong komposisyon at meron akong material na pili ko pang international to. Ako, attorney Pablo Gancayco na yan. That was under intellectual property. Intellectual property law. And i-produce... Specialty niya yan. So nabuo na to, protected na ako, na i-produce ko na to, aba lahat ng mga mall sa Cagayan de Oro, sa Cebu, aba gusto akong kumanta. Kanina naman ako tatakbo ng aking kontrata. Yun ang papasok ang entertainment contract. Yes, yes, yes. Kasi iba-ibang ano yan areas ang entertainment law. Ako, I am more of the one who negotiates. I am more of the one who makes the contracts. Pero pagdating dun sa intellectual property side, meron ding mga intellectual property lawyers. Well, ako din, medyo nagpa-practice din ako, pero mas magaling dyan yung asawa ko. So tama lang pala, no? Composer, arranger, singer. Yes, yes, yes. Binuo ko material. Uh-oh. Ang first step ko, intellectual property muna. Oo. Alam mo bang nag-text sa akin si John Lesaca? Hello, John. Hi, sana John. Nakikilig ka. Sabi niya, kasi nabasa nga niya, di ba naggumawa ka ng Facebook message. Right. Sabi niya ganun, sana daw next time intellectual property side naman. Kasi yung akin ngayon is entertainment contracts. Ito ang tinatawag na for today, ang pag-uusapan natin, entertainment contract. Kulang at for the next weekend, part 2, ihilahin na naman namin si Attorney Don para for the party discussion. Kung ang ating kaibigan dyan, si ating violinist, no? One of the top na si John Desaca. Si John. Gusto mong sumali makigulo dito sa Linggo? Come, join us. Join us, no? Dito, we can hear from the side of a performer. Correct. And you can share to us, no? Kung mamarapatin mo, Attorney Dot, ang iyong link, susunod na linggo, ibukas pa ang iyong schedule. Naku, I highly recommend si Papa Gov. My husband. Kasi we'll talk about siya ang, president siya ng Intellectual Property Association. Well, kung maimbitahan natin siya, mas magandang. Yeah, I will tell him. Yes, at kung nandito naman si John Lesaca kasama natin, then there could be a point of view from a lawyer who specializes in intellectual property. And here is a performer, arranger, singer, musical director himself who shared about the problem. Yes. Alam mo kung sino pang isang dyan mahilig makipag-usap about intellectual property? Si Noel Cabangon, our friend who is also from Kamuning. Alam mo siya, officer yata siya ng PhilSCAP. Ah, yes. Yeah. Well, we can invite PhilSCAP in the future. For this discussion. We can bring in Noel also. Yeah. Well, he performs many times with our shows, no? Ay, naku, Attorney Dot. Naku. Napakabilis ng oras. Pero... Nasa pa lang tayo, tip of the iceberg. Ano pa lang to? Jutay pa lang to. Jutay na diskusyon na. Pero itong araw na to, no? Dahil Happy Mother's Day to all. Happy Mother's Day. Maraming nakikinig sa atin. Andyan si Annabelle Lee. Hi, Annabelle. Together. Ang ganda naman ang pangalan. And the husband is David Lee. Annabelle Lee, that's a poem. Annabelle. Many and many a year ago, in a kingdom by the sea, that a maiden lived. You may know by the name of Annabelle Lee. Something like that. Ang ganda ng Annabelle. There's a little dedication for you, no? Yeah, that's a poem. Right. Ang anak nila, si Nikki Lee, no? Nikki Lee. Minsan buhut ni Elijah, magkakatropa yan eh. Every weekend. Hello to all of you, the family of Annabelle Lee. Of course. I wish I can meet you someday. Oh, yes. Well, I love that poem. Very nice couple. They perfect host yung mga yan. Nung Holy Week, they were a perfect host. The Grand Canyons, we spent time with them, you know, the perfect coast. Grand Canyon in the States, Arizona. But Canyonwoods in Batangas. We used to have a share there. I see. They're perfect coast. We had a good time together with my other sister. Kasama din si Agnes. Alam mo ba yung mga ibang mga cottage doon, ginawa rin ng isang kaibigan kong taga Kamuning, Ed Madulid. Si Ed, at architect Madulid. Sikat yan. Ay, naku. Marami tayo nagpakinig tong hapon na to, no? At sila'y natutuwa, no? Mm-hmm. Of course, my wife si Sony. Ay, hello! Missis! Monte Alegre. Si Mami Edon ni Baharias, ang kanyang katropa sila, Tita Meti Esposo, no? Of course, ang aming dear neighbor si Linda from Project 4. Hi, Linda, no? And, not only that, no? Marami, si Engineer Eduardo Paculan. Ang dami mo namang listeners, Direk. At si Engineer Eduardo Paculan, yung kanyang wife, si, tawag namin na Auntie Letty, si Letty. Hello, Auntie Letty. Si Letty Paculan. You talk about Mediterranean Lebanese food. Ay, ang sarap. Nako, they
it's healthy, ah. Mediterranean food is very healthy. Ay, nako. When it comes to that, they napakahusay. Of course, si Attorney Ven Paculan, Attorney Ven Timilet, listening to us. Attorney! Napakarami pa po yung mga kikinig sa atin dito, no? Attorney Dot, yes. Aside greeting si Mommy. Mommy! Yung Happy Mother's ko, Day! I love you! Pansit ka! Yung pansit ni Direk Ed. And of course, yung mga kapatid ko, yung mga kaklasik ko, yung mga Facebook friends ko, text friends ko na mga mothers. Happy Mother's Day to all of you. Mga Rotarian friends! Ang of dami course, niyan. Of course. Oo. Natin mga Rotarian friends. And mm-hmm. Attorney Dot, wag natin kalimutan ng iyong two lovely babies. I still call them our babies. Oh, ang lalaki na naman. Nung nakilala mo sila, ang liliit pa nila. Eh, my son, John, kankay ko, na napakagwapo. Ay, naku. Kamukha ng? Ay, ano siya? Lina, sabihin mo. Dahil I don't wanna be implicated on the air. And I'm sure si Attorney Pablo Gankay ko nasa CR ngayon. At medyo nag-excuse. Attorney, kamukha mo. save ako doon. And of course, ang aming only daughter, si Mika. Which is now studying. In UP. Pero sila, actually, my son is taking up MBA in UP. My daughter is taking up Electronics and Communications Engineering. Nahilo ako noon, Attorney Dot. Sabi mo, ilan libo yung nag-exam sa Philippine Science High School. 10,000 or 12,000 or something. Parang 22,000. Tapos ang kinuha lang nila was mga 220 something. And that's, yung 220 na natanggap si Mika. Kasama yung daughter ko doon. At alam mo, yung 22,000 na nag-take ng exams, mga ano pa yun, yung mga pinakamatatalino ng mga different schools, mga valedictorian hanggang mga honorable mention, the best of the best ang nag-take pa doon. Ay, nako. Attorney Dot, sabi ko sa'yo, dumaan lang ang isang oras. Sinesenyo sa natayo. Dumaan lang isang oras. Attorney Dot, Gankay ko, maraming salamat for taking your time course, to share sa ating mga tagapakinig, ang ikaw ating katropa sa ere, no? Mm-hmm. Ngayon, alam na nila ang importance ng entertainment contract. Yes. Si Jackie Magno nga pala, nakikinig din. Ang napakagaling na singer. Of course. Si Dulce ka, kanina nag-text. Hoy, mali yung text mo sa akin. Si Dulce rin. Yes, friend ko rin yan. Natulungan ko rin yan sa maraming kontrata, si Dulce. Ay, Attorney Dot, sana naman huwag ka madadala. Kung gusto ka namin maimbita, please anytime. Take your time. Anytime. No? Bagay ako dito, kasi entertainment eh. Pero sa intellectual property law, yes. Mukhang ang ating governor, Attorney Pablo Gankay ko. Next week, siya naman. We talk about intellectual property law. And kung available ang ating kaibigan dyan, ilahin natin. So, from a point of view of a performer artist. Correct. We could have a very good combination na discussion. Correct. Nila, no? Ay nako, Attorney Dot, thank you so much. Thank you. At dito lamang sa ating programang Musika at Entablado, napakasaya ng diskusyon na natin. At Attorney Dot, parting words sa ating mga entertainers dyan na nakikinig sa atin sa ere. Well, yun nga, paulit-ulit ako kanina, di ba? Kailangan proteksyonan ninyo yung mga sarili ninyo. Kasi syempre, pagka meron kayong mga bookings, dapat lahat ng mga gusto ninyo, lahat ng mga rights ninyo, isusulat ninyo sa isang kontrata. And the best way to do that is to have somebody who can protect your rights. Get a booking agent and get a lawyer that you can really, really trust. And then, lahat ng requirements ninyo, isa-isahin ninyo, ilagay ninyo sa kontrata para pagdating sa performance, okay na kayo. Maganda ang performance ninyo. Hindi kayo buisit. And you will do your best. Attorney Dot, anong numero ulit para kung kailangan humikamot sa iyo? Yes, you can contact our law office, which is 523-8268. And then for those naman who want to learn music, voice, guitar, violin, flute, etc., etc., it's 921-5121 in Celebrity Club and 922-8632 in Kamuning. Dito lamang po sa Musika at Entablado, nakasama po natin ngayong hapon, Attorney Dot Gankay ko. Nako,
nakalusot si Atty. Dot, hindi kumanta on the air. Eh, kulang na kulang. Nakalusot. Mortal sin to. Pero sa susunod, palagay ko, hininga ko ng dalawang material kay Atty. Dot. Live on the air. At iniimbitahan namin ng UP Concert Chorus for a concerto on the air dito. Yes. We're inviting them for a one-hour concerto live on the air. And we hope in the future we can have with them. And si Atty. Fortune Balasbas is also a part of the UP Concert Chorus. And is a bar top notcher, my brother. Ay, mabibigat pala itong ating mga napapagkwentuhan itong hapon. Maraming salamat, Atty. Dot Gankayko. Dito naman sa Entablado. So, Atty. Dot, magandang hapon sa iyo. Happy Mother's Day. And good afternoon to all. Good afternoon to everybody. Dito naman po sa DCXL 558 Tatak Armin.